pinadoktoran mo ba siya? Hmm. Kasi yun ang tinatanong sa akin ng doktor. Gano na ba siya katagal na may ubo nung nakita nyo? Ay, simple, matagal na yun. Oh, yun. Hmm. Ibig sabihin, hindi lang naklaro ng x-ray. Kasi ilang beses kami umulit ni nanay. Na x-ray? Hindi. Ah? Diba kasi bago yung x-ray yan, makikita sa machine. Hmm. Sabi niyang nag-x-ray, ma'am, pakiayos mo nga siya. Sabihin mo, huwag lumingon. Kasi pag nag-x-ray siya ng ganun, diba? Lumingon siya ng ganun eh. Umaangat yung katawan niya. Ibig sabihin, hindi siya na-x-ray ng maayos. Kasi, diba, naka-x-ray siya ng ganun. Hmm. Hindi na eh, sabi niyang technician, ma'am, ipaayos mo yung katawan niya, kailangan idikit niya itong bibig niya doon sa wall. Diba kasi parang plate siya na ganun? Hmm. O. Yung ginawa ko, dinakaganon siya. Nay, ganito. Ang kinuha lang niya kay nanay, yun, dinala sa loob, tapos ngayon, nagkuha kami ng stool. Oh, tsaka, nag-CBC. Nagkuha pa rin. Kumbaga, nag-fasting siya. Wala. Oh. Kasi diretso lang yung ano eh. Yung isa kanya, mas maano nga sa, kaya kanina, nagpunta ako sa laboratory. Abe. Punta ako sa laboratory, akala ko ordinaryong laboratory lang. Sabi niya, ay ma'am, ano to ma'am? Yung laboratory nyo kailangan nito may fasting kasi maraming pinapatingnan si doktor. Mm. Ay wala eh. Diba? Wala nung pagpunta kami, basta. Mabait din yung technician kasi hindi siya yung basta lang in-x-ray. Mm. Kasi nga, makita niya hindi maayos yung image. Kasi una, di ba, eh, parang chinek yung image, sabi niya. Ma'am, parang hindi klaro, ulitin natin. Mm. Hindi na kaya ganun siya. Tapos pag inaano nga, makikita naman sa monitor, kita ko nga, parang TV lang man ganun. Oh. Sabi niya, ma'am, ipaayos mo pa. Sabi niya, ma'am, tumitingin kasi siya sa atin eh. Sabihin mo, huwag siya titingin sa atin. Di ba, normally naman, pag nakaganun ka, tapos naman ganun. Mm. Kaya siya, pinayakap ko rin ng ganun. Sabi ko, nay, nawa ka pa yung kumanya. Yakap ka ng ganun. Makakayakap siya ng ganun sa bakal. Mm. Ay, gumaganon siya. Nay, nakatitingin mo ka. Tingin ka lang muna na ganyan. O, diba, nakayakap ko siya, hawak mo na ganyan. Nay, sandali lang ha, huwag kang gagalaw. Sabi ko, isa lang gagalaw, sandali lang ha. Hanggang di ko sinabi, hindi siya gagalaw, hindi naman siya gumalaw. Sandali lang naman yun eh. Pag alis ko, sabi nung, sige mam, sige mam. Pinicture lang kagad siya, kasi klaro, doon nakita yung problema niya. Ah, sila lang kasi doon sa loob eh. Tapos kasi yung unang image, kung tutusin, yung unang image, dalawang image yun eh. Picture lang naman yan, hindi pa naman nila i-print, di ba? Pero nagtaka ako dun sa doktor na yun. Di ba kaya nga tinatanong ko sa yun, nung ano, tungkol dun sa ano niya, anong resulta nung, ano yung sabi nung doktor? Andun yung result, nakita ko. Ang nakita mo yung result? Ang pangalan niya, Jocelyn Pascual. Pasko. Mali yun na lagay ko. Pascual lang nalagay ko. Pero Jocelyn Pasko yun. Pascual pa naman yung naginabol ko. Yung nakita kong ano doon. Sabi ko baka mali. Sinabi ko nga si Pasko eh. Ah, nadala ko pala yung result. Pero ang ano ko, bibigyan na natin yung sim atin ng pera kasi namukha na nga ako ng mga doktor sa kabalin. Kasi mabuhay sa makapapitan ko. Check up ko to. Sabi niya, anong pangalan ni nanay? Ano middle initial ni nanay? Wala po eh. Sabi niya, ano mo siya? Malayong kamag-anak, atiya, malayong tiyahin po ng asawa ko. Sabi ko, hindi ko tiyahin ko. Sabi, beti mo alam. Malayong tiyahin, atiyahin po ng asawa ko. Labay yung interview ko. Isang doktor, nakatingin sa akin, isang nurse. Sabi niya, ma'am, naalala kita, asan ang isang pasyente mo? Sabi ko, ano, sabi ko, sino ma'am? Sabi niya, yung tinurukan natin. Sabi ko, ay ma'am, nasa bundok pa. Sabi niya, oh, kailangan mo na ibalik dito yun ha, sunod na buwan ha. Sabi ko, oh po ma'am. Sabi niya, kawawa yun, baka mabuntis na naman yun. Ano, naalala nila, si Marilo. Pero sabi ba, dami naming naghawa kay Marilo. Ano kaya maganda yun, no? Ano ba yung tinurok sa kanya? Ano? Depo? Good for 3 months na birth control. Oh, no. Okay.
Depo ba yun? O yun. Ano kaya magandang gawin doon? Kanin pa. Sabay tayo. Di pa ako tapos yun. Inuubo na nga rin ako. Inuubo na nga rin ako konti eh. Sinabi ni Dok Awyan, ibukod muna siya. Yung ano niya, yung plato sa ano? Sa baso lang inaano niya. Kasi syempre, di ba, baka ininuman niya, tapos biglang mainuman mo. At least may pagkakakilandan lang. So yun mga kalingap, kauwi lang namin kanina, nakatulog ako, so ito nga si nanay kahapon pina-check up ko kasi tumawag na si Mrs. at hindi po siya mapakali at masamang-masama talaga ang nararamdaman ni nanay kaya nagdesisyon po ako na padala na lang po sa hospital. So yun nga na check up, na pa-x-rayhan. So nakita po na may pneumonia. So binigyan po ng gamot. So yun nga, kumakalma-kalma na po ang kanyang pag-uubo. Cellphone po nga sa akin. So mayroon pa pong gagawin ulit sa Martes. So mga palaboratory po. So ito po ang ating update ngayon kay Nanay Jocelyn. Maraming salamat po. At noong nakaraan wala tayong update dahil nasa diet po tayo. Pagpasensya niyo na po. So ito lang po ang aking update. Maraming salamat sa lahat. God bless. Nakita mo yung film nung... So yan po mga kalinga po. Makita niyo po yung x-ray ni Nanay Jocelyn. Ayan, makita niyo po. Itong puti na yan, burado na yung baga. Kasi sa kapal ng plema, ito po yun. Ito po yung baga, yan. Kung matitingnan nyo yung kabila, tingnan mo, yung form ng kabila, straight. Ibig sabihin, wala pang plema sa kabila. Dito sa kabila, ayan po, burado na yung baga, kaya puro plema na po yung nakalagay. Ayan po yung result po ng x-ray. Sana tuloy-tuloy na po ang pagaling ni Nanay Jocelyn.